na ang mayor mo, inyo o Biko? Biko! Sino ang mayor nyo, si inyo o si Biko? Biko! RTW section, ang tanong ko, sino ang mayor mo, si inyo o si Biko? Biko! Uy, bakit naman sir may suot ka niyan? Anong kailan niya naibigay? Kailan pa yan sir? Bakit meron kang ganyang warmer ni MBS? Ito yung idol ko na mayor dito sa Pasig. Ah, yan. Last time pa yan. Last election pa yan. So hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Bakit naman tinatago mo pa yan? Tinatago ko to dahil ito yung ano, magandang nagawa niya dito sa ano, sa Pasig City. Ah, okay. Si Mayor. Okay, maraming salamat, sir. Okay. What's up, mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's video, naandito na po tayo sa episode 2 ng ating Pasig Survey Local Election. At sa pagkakataong ito, ang makakausap naman natin ay ang mga TODA drivers at jeepney drivers upang sagutin nila ang katanungang, sinong mayor mo? At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. At para mas malaman nyo nga po ang buong detalye niyan, that's all, watch this. Yung mag-i-interview ako sa kanya, tapos yung mukha niya, Ricky Eusebio, no? Ayan, oo. Ito nga ang tanong natin sa inyo, sir. Dahil ako po ay galing na din sa kabilang TODA, which is doon sa Kapasigan. So, na-interview ko na din sila. Ngayon, ang tanong ko naman po sa inyo ay, ganun pa din. Alam na natin or kilala na natin kung sino yung mga tatakbong mayor sa susunod na eleksyon. Ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Biko? Muli po, ibabalik namin sa pamumuno si Mayor Biko dahil po kasi todo suporta mo naman siya sa mga mamamayan dito sa Pasig, lalo na sa katodahan ng buong Pasig. Ngayon po kay Mayor kay Vice Mayor, hindi pa siguro napapanahon na siya maging punong lungsod. Pasensya muna sa kanya. Sa ngayon kasi si Mayor Biko muna dahil meron siyang mga nasimulan na dapat niyang tapusin at hindi siya namumulitika. Maganda ang kanyang pamumuno, may political will. Kaya muli, suportahan natin si Mayor Biko. Ayun, maraming salamat sir. Ikaw ba ay proud Pasigueño? Yes, proud na proud. Okay, maraming salamat sir. Sir, kamusta po kayo dito? Ano pong TODA niyo sir? PPMM. Okay, PPMM. Paanong ruta yon pala? Dito, ano, sa market. Ah, sa market. Largada. Okay, naandito tayo ngayon sa Per TV Pasig Survey. Ang tanong ko lamang sa inyo, dahil alam na natin ang mga tatakbong mayor sa susunod na eleksyon, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Biko? Wala nang iba! Biko! 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 Ngayon, bakit si Biko ang iboboto mo? Siya ang pamamarisan! Hindi. Kasi okay. Si Biko, nakita na namin yung galing. Uh-huh. Ano pa ba nga hanapin namin? Wala na, di ba? Kaya sa 2022... Biko pa rin! Oh, Biko! Sige pa! Wala sumili! Biko! 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 Dahil alam na natin ang mga tatakbong mayor ngayon, ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo? Siyempre si Biko Soto! O, bakit naman si Biko Soto pa din ang iyong gustong mayor? Kaya si Biko, bukod sa mas pogi, at siyempre humble, at siyempre mahal yan Pasig. O, paano mo nasabing mahal niya yung Pasig? Ano ba yung mga nagawa niya para sa'yo? O para dito sa Pasigueño? Pinapakita at pinaparamdam niya sa amin kung paano maging mayor sa Pasig dito. Bukod sa mga nakaraang mayor, no-comment na po ako siguro doon. ano ba yung na-experience mo nung time na nakaupo si Mayor Biko as mayor? Siyempre, siya pa naman yung mayor natin ngayon. Based sa experience ko, last year namatay yung tito ko at pinsan ko. Nakita ko mukha niya rito para tulungan kami. Kaya may hugot din na siya yung gusto mong maging mayor pa sa susunod. Dito naman din sa mga yun. Sa mga napapanood at nababalita ako. Okay. So ikaw ba ay proud pa si Genyo? Siyempre, Biko at Biko pa rin. Dito sa FCM, solid kami ko pa rin.
nandito kayo sa Curve TV Pasig Local Survey. Ang tanong ko lang, dahil alam na natin kung sino ang tatakbong mayor sa susunod na taon, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Vico. Bakit, Vico Soto. Bakit si Vico? Bakit si Vico? Ang tanong ko, bakit si Vico? Sa loob na tatlong taon, ang dami nila nagawa. At paano? Anong klaseng nagawa yung gusto mong sinasabi mo, sir? Ano klase? Tulad na? Katulad ng ano yun? Pagbibigay ng ayuda. Ayuda. Naging vaccination, naging maluwag sa pamamasada namin, naging okay. O yun, sa inyo bilang mga Toda drivers, ano yung masasabi mong naging trademark niya? Kaya bakit siya yung iboboto mo? Ano yung trademark niya? Ano yung nalaman mo? Tinanggal niya yung out of line at saka medyo hindi na masyadong nagalap ang hulihan. Ah, okay. Anong class? Dati ba maraming hulihan? Oo. Alam mo, ang hulihan. Kawawa naman mga driver. Ah, okay. Maraming salamat, sir. Kumusta po? Magandang hapon po. Ano ang ruta natin, sir? Pasig Marikina po. Okay. Kayo po ba yung taga-Pasig? Opo. Okay. Ngayon, alam na natin ang tatakbong mayor sa 2022. Ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico po. Bakit naman si Vico? Malaki po na tulong ng niya sa dito sa Pasig sa pandemic na to. Anong klaseng tulong yung nakita mong nagawa ni Vico po sa iyo? Yung kasalukuyan ng pandemic, nagbibigay siya ng mga financial na ano na bahay-bahay na 4,000. Ah, okay. Tulong, pagkain, ayuda. Kaya ikaw bilang isang jeepney driver, ano sa iyo personal lang nagawa ni Mayor Vico mo? Ang nabigay po sa amin sa mga driver, binigyan po kami ng 4,000. Ah, okay. So malaking tulong pala talaga. Okay. Kaya ngayong election, ang iboboto mo ay si? Si Vico po. Okay. Maraming salamat, sir. Keep safe po. Okay. Ano pong ruta nyo, Tay? Bagong Bayan, Pasig. Okay. Taga Pasig po ba kayo? Agi. Ah, okay. Pero dito sa Pasig, na tatakbong mayor, sino po ang mayor nyo? Si Iyo o si Vico? Sa bahagi namin sa transport sector hindi pa namin alam kung sino ang ano. Ah, okay. Ang importante sa local o national kung sino ang magdadala ng problema namin sa transport sector. 'Yun ang dadalhin namin. Ah, okay. Maraming salamat, sir. Mag-ingat po kayo. Okay, maraming salamat, sir. Okay po. Okay, Tay, kamusta po kayo? Ayun, so ang tanong ko lang po, dahil kilala na natin kung sino ang tatakbong mayor, sino ang iboboto mo? Si Iyo o si Vico? Isko. Ha? Teka na. Vico, siyempre. Bakit si Vico? Huwag mo na yabatin. Kasi nakita na natin yung mga gawa ni Vico, bagamat bago lang siya, pero marami siyang ginawa. Ah, okay. Bilang ay para sa inyo, sa mga Toda drivers at mga kasama mo, ano ba ang nagawa ni Mayor Vico para sa inyo? Ay, marami na. Nung nag-pandemic, tinulungan niya kami nung... Kahit hindi taga rito, binibigyan niya. Oh, kaya para sa inyo ay? Siya, siyempre, number one. Okay. Maraming salamat, sir! Woo! Sir, kamusta po? Anong Toda po kayo? SBR Toda. Ano po ibig sabihin ng SBR Toda? Parang sari-sari din yan. Okay. May bunga, nagbuatan. Okay, may tanong lang po ako sa inyo. Dahil alam niyo na po kung sino ang tatakbong mayor, sino ang mayor mo? Vico! Si Iyo o si Vico? Vico! Ay, bakit po si Vico? Hindi ko rap. Okay, sir, kamusta? Magandang araw po. Saan po ang ruta ninyo? Marikina, Pasig. Taga-Pasig po ba kayo? Okay. Ang tanong ko po, dahil alam na natin ang tatakbong mayor, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico. Bakit po si Vico? Magaling. Aside po sa magaling siya, bakit siya yung gusto mong tumakbo pa or bakit pa siya yung gusto mong maging mayor? Idolo lang. Ano? Idolo lang po. Idolo mo si Vico. Sir, kamusta po? Kayo po pala isang jeepney driver. Saan po ang ruta nyo? Pasig Marikina po. Pasig Marikina. Ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, dahil alam mo na kung sino ang tatakbong mayor, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Sino ang manalo sa kanya? Sino ang dapat ilagay sa posisyon? Si mas maganda ang
yun. Sino ang mas lumaki? Hindi pa tayo makasagot yan kasi ano pa? Ah, kasi mahaba pa. So para sa iyo is pareho lang silang dalawa. Kung sino na lang sa kanilang dalawa. O kung sino naman. Ayun. Wala naman tayong pinipili kung sino gusto natin. Gusto na tayo. Kung sino yung manalo, okay sa inyo. Kung sino manalo, okay sa inyo. Dati sa mga nakuhay natin. Okay. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo sa biyahe. Dito sa Lactoda! Okay, sir. Kamusta? Anong toda ang iyong ruta po? Kami po yung nagtoda drivers. Ano ibig sabihin ng nagtoda? Nagpayong. Nagpayong, sir. Okay. Dahil alam na natin kung sino ang tatakbong mayor ng Pasig, ang tanong ko sa iyo, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Mayor Vico pa rin, sir. Bakit siya? Sir, sa simula nung umupo siya, sir, maraming pagbabago dito sa Pasig. Hindi gaya nung dating mga naupong mayor. Sir, eto hindi to pambabati ko, sir. Okay. Kumbaga, sariling opinion lang, sir. Sariling opinion okay, lang okay, po. Okay, sige. Para sa'yo, si Mayor Vico gawa ng gumanda ng Pasig. Marami siyang naipatupad na batas. Lahat ng kurakot na wala. So, yun lang. Yun lang para sa'yo, sir. Kaya okay. Siya pa rin ay iboboto, sir. Maraming salamat, sir. Woo! Oy, sir, kamusta po? Kamusta? Okay lang po, okay lang. Okay, ano pong ruta natin? Nagpayong. Nagpayong toda din. Ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, dahil alam na natin ang tatakbong mayor, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico. Bakit naman si Vico mo? Kasi okay naman po yung kanyang pamamalakad. Hi sir, magandang hapon po. Saang toda po kayo? San si Toda, pinagbuhatan. San si Toda. Ngayon sir, may itanong lang po ako sa inyo dahil alam na natin yung mga tatakbong mayor sa Pasig, okay. Sa darating na halalan. Ang tanong ko sa iyo ay sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Pareho naman silang okay sa akin eh. Dapat hindi na kasi sila maglaban eh. Pwede naman siguro. Sa ngayon, wala pa akong masasabi. Tingnan muna natin kasi pareho naman silang okay sa akin. Pareho silang okay sa iyo kaya para sa iyo kung okay lang na wag na silang maglaban. Okay lang naman. Parang silang guwapo eh. ano bang mga proyekto ng dalawa na pareho mong gusto? Yung sa pandemya, yung may nabigyan ng ayuda yung mga tao. Mm-hmm. Okay naman. Gusto mo rin si Vice Iyo at gusto mo rin si Mayor Vico. Pareho mo silang. So, ikaw ay balance dun sa dalawang yun. Pagdating ng election, ano tayo maging decision. Okay, so maraming salamat, sir. Ngayon, sir, yun din ang tanong ko sa'yo. Sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Pero ako, sa ngayon, parang parehas sila eh. Parehas din. Uh-uh. Pero pag actual andyan ah, sigurado, mimili na lang sa dalawa. Uh-uh. So, yung dalawa ba pareho, yung mga proyekto nila pareho mong gusto? Sa Iyo, bilang toda, ano yung proyektong nagawa ng dalawa na tumatak sa'yo? Pero maganda na gawa rin ni Vico kasi kundi kay Vico, yung ibang mga price kill, hindi kakaroon ng mga toda, mga chlorum. Dahil laki rin yung bagay na sa mga chlorum na nabigyan ng mga prangkisa ni Vico. Yung mga chlorum dati na toda, nabigyan sila ng prangkisa because of ano? 2,000 yung nabigyan na prangkisa eh. Okay pala. Okay sir, maraming salamat po. Hi, good afternoon sir. Nandito po tayo ngayon sa Prof. Matoda, tama ba? Ano ibig sabihin ng Prof. Matoda? Biyahe pala yung Ray, Brain Forest, West Bank, yun ang mga meaning yan eh. Okay, ngayon dahil alam na natin yung mga tatakbong mayor sa darating na halalan 2022, ang tanong ko sa'yo, sino ang mayor mo, si Iyo or si Vico? Vico. Bakit si Vico po ang iyong ipoboto? Unang-una, wala namang corruption eh. Diba? Magandang gawain niya. Hindi naman sa mas gwapo kay Mayor, pero marami naman siya nagawa ngayon, tahimik. Ano yung mga nagawa niya na masasabi mong tumatak sa isip mo? Unang-una, patulad ng... Hindi siya sa mga pera-pera. Basta kailangan ng tao para sa lahat, gaya ng... ayuda, hindi naman pinipili ko mayaman o mahirap yan, para lang sa lahat yan, di ba? Lahat ng tayo, sakot ng pandemic na to, siyempre, wala siyang pinipili. Okay. So, hindi, para sa'yo, bilang ikaw ay isang toda, ano yung nagawa niya nung siya ay nakaupo ngayon bilang mayor ng Pasig? Ang pagkakaalam ko dyan, yung mga
follow room din dyan ang mga na, naka-impol, pinakawalan niya lahat yan eh. Hmm. Para lang makapaghanap buhay ulit eh. Pero yung mga pang-service, binigyan niya hanap buhay na hindi naman buhabiyahe dapat. Pinabiyahe niya kahit pandemic. Hmm, kaya ang boto mo ay para sa kanya. Okay, maraming salamat sir. Oy sir, kumusta? Ayun, so dahil nalaman na po natin kung sino yung mga tatakbong mayor sa susunod na eleksyon, ang tanong ko sa'yo ay, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Vico. Bakit naman si Vico? Siyempre, matalino si Vico, saka may karanasan na rin. Anong klaseng karanasan? May na-experience na? Crucial. Ha? Nagtrabaho na rin siya bilang konsyal ng Pasig. Mm, aside doon sa pagtatrabaho niya bilang konsyal, ngayong mayor siya, bakit siya yung gusto mong tumakbo ulit bilang mayor natin? Maganda pamamalakad niya. Naka-experience ka ba ng magandang pamamalakad sa kanya? Katulad ng? Hindi na mahigpit sa ano, sa palengke. Mm? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa palengke? Hindi. Dati, namimili ako rin. Dati sa mga namimili doon gabi-gabi. Tapos? Dala yung mga pagkinaya ko. Bale, nabawasan na. Ah, okay. Baka so, maganda. Nice naman. Okay. Ikaw ba isang proud Pasigueño? Oo, kahit ako taga-dito. Okay, thank you, sir. At kayo pong lahat ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!